You know why? We have a philosophy. Give and it hurts. Can you say it? Give and it really hurts. And give until it hurts no more. You know why? Naging pressure mo na. Bakit? Nasanay ka na masaktan. Para sa Panginoon. Amen? Lord, sa'yo naman po eh. Kaya pag narinig ng mga ibang pastor yun at mga churches, paano yun? Special grace. Okay. How can you comprehend, I'm always out, but my church is growing? Hindi ba pagka wala ang pastor, mababa offering? Na bumababa attendance, tama? Last Friday, I was not around. I was at Angeles City. 100 people gave their hearts to the Lord and 19 followed in baptism. This coming Friday, we have another one. And many people will come to know the Lord. And many people will be following the Lord in baptism. It's just the grace of God. Do you understand me? It's simply amazing. It's simply amazing. It's wonderful. Amen? Yeah. And I want your church to be wonderful. Amen. To be blessed by God. Amen. Yung kaya ninyo. Amen? Amen. Yung akmak sa Osamis, akmak sa Tudela, akmak sa Diporo. Tama? Amen. Yung sasabihin na, yan yung mga Baptist. Amen? Amen. Yung akmak sa Jimenez. Amen. Amen? Amen. Yung bagay sa inyo. Narinig ko kay Pastor to. Pastor Joe, sabi niya dati, pag ang simbahan magandang malaki, magandang pintura, iglesia. Pag maganda may basura, hormones. Pag maganda at medyo antigo, katolika. Pag hindi tapos, baptist. Ngayon, hindi na. Sabi na, pag maganda, malaki, may basketball, court, may volleyball court, baptist. Am I right? Sa Dipolo pumunta. Makikita. Am I right? Yeah. Sa muntana 2004, makita ko po. Garahe. Nasira ko pa yung papa na kasi mataba ako. Is it? And the Lord has blessed him. Amen? First fruits. Ano blessing? Okay? Ano blessing? What is in first fruits for me? Okay? The bigger the sacrifice, the bigger the blessing. Tatanda mo to. The little the sacrifice, the little the blessing. No sacrifice, no blessing. Amen? O ano gusto mo? No, big, small, or great? Great. Amen? Amen. Pwede task natin. Letter A. First fruits giving causes God to honor me. Amen. Pag nag-first fruits ka, pangarangan ka ng Diyos. Katanda mo ito, ha? People are honored not by what He received. People are honored by what He gave. Amen. This plaque of honoration was given to Romy Ago because He received. No! But by the service He rendered. Amen? Amen? Oh. 1 Samuel 2:30. Wherefore, the Lord God of Israel said, I have said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord said, be far from me, for them that honor me will I honor also, and they that despise me will lightly esteem. Imagine ang pangalawa ng bibigisin ng karangalan. Amen? Pangalawa, first fruit giving causes God to be intimate with me. Pag nagbalik ka ng first fruits mo, tinapos mo to, you are one of God's intimate. God has no favorite, but He has some intimates. Tama? He loved those who give first fruits. Nasa Bible? John 14:23. Anong sabi? And Jesus answered and said to him, if a man love me, he will keep my words. And my Father will love him. And we will come unto him and make our what? Mansion over him. We will abode with him. Amen? Amen. Let us see. First thanksgiving causes God to prosper the ministry. Amen. Pagpapalain ang ministry. Kasi na
seed, the people began to bring the offerings where? In the house of God. Ano nangyari? We have enough to eat. Nakakain ang mga gawa. And ano pa? And have left plenty. May natira. Tama? Why? For the Lord have blessed His people. Kailan dumating the Lord bless His people? Nung may bigay. Amen? And this which is left is grace for. Do you want God to bless the people? Give. Amen? Give. Letter D. I like this. First of giving encourages the man of God. Do you want to encourage your pastor? Don't just say amen. Amen? Anong sabi ng Bible? Deuteronomy 2 Chronicles 31 verse number 4. Moreover, Hezekiah commanded the people that dwell in Jerusalem what? To give the portion of the priests and the Levites. Why? That they might be encouraged in the Lord. Am I right? Ibigay mo yung para sa pastor mo. Ano dahil na? That they may be encouraged. Magandang pa ng pastor na encourage. Yun yung tumatagal ng tamang pagtrato sa pastor na mayroon. Pero magandang pa ng tamang discouraged na pastor. Okay? A discouraged pastor will not last either in life or in ministry. Ewan ko kung alam nyo na yung kwento ng isang pastor na nangangailangan. Kailangan niya ng 10,000 pesos. Wala siya kapuntaan. Pumunta sa isang barangay ng piyesta. Hindi siya makapapiyesta. Nag-aaral siya ng tulong eh. Nakita niya may paligsahan. Salihin ko dito. Sabi nung baker, ang mga pagpahayak sa kalabaw, matatanggap ng 5,000 piso. Bakayos to. Ang ginawa ng mga tao, tinusok, pinalakon, pinukpok, hindi yung yan ng kalabaw. Eh yung pastor na bumulong na. Nung bumulong, umiyak yung kalabaw, humagulgul pa. Sabi niya, yung nangyari ba ito magulgul? Kinuwento ko, pastor po ako. At nangangailangan kami. Yung anak ko may sakit, wala akong pambili ng gamo. At yung mga membro ko, hindi ako inaalagaan. Naiyak yung kalabaw! Naawa! Hindi po kalabaw, naawa! Sabi niya, kulang pa rin ako ng 5,000 eh. Pumunta sa kami, bakit meron din piyesta? At this time, ang parang sa aman, patatakoyin yung kalabaw! Isanay ko dito. Nakita niya, nilati ko yung kalabaw, hindi tumakbo. Pinalo, pinaputukan, hindi tumakbo. Nung siya na, binulungan ulit, tumakbo na mabilis. Sabi nung MC, anong ginawa mo? Anong kinuwento mo? May kinuwento ko, pastor ako. Kawawa ako. Wala nang mamahal sa akin. Inaaway ako ng mga member ko. At di ako inaantok. Ano nangyari? Umiyak siya. Eh, ba't tumakbo? Tinanong ko, gusto mo ako, pastor? Tumakbo siya. Hindi mo kalabaw. Amen? Saan sa Bible na dapat ang pastor mukhang nanihimay? Saan sa Bible na dapat ang pastor may putok ang kilig-kilig? One time I have a privilege of preaching. Yung namang speaker sa akin, Fundamental Baptist, sabi niya, ang mga pastor, hindi dapat magandang sersong niya. Ang mga pastor, wala dapat magandang kotse niya. Ang mga pastor, ito, ganun sa kapatay. Eh, natututuro ko kabaligtaran. Di nag-preach ako. Okay? Kinuwento ko how the people of God in Pasay have treated me well. Pagbaba ko, kita-kita ni Pastor Freddy Dibiga, kailan si Pastor Freddy Dibiga, siya naging may tsaka doon eh. Sabi ni Fred, Jo, ito yung pastor ko rin. Lumapit. Sabi ng pastor, Ram, pero si pastor sa Elso, ay, gusto ko rin. Pwede mo invite kita sa church to Rubo yan. Amen. Akala ko ba? Hindi, pastor. Akala ko ba saan mo dapat walang magandang cellphone? Hindi, maganda yun eh. Hindi mo kaya ituro yun. Ikaw magturo. Kanya pala kaya niya, hindi niya kaya ituro. Sabi ni Pastor De Vega, tinimbi ka pre. Anong ko pag may nag-preach, mag-iisip mo na yung matagal bago ikaw. Wala pang isang minuto na bago isip ng pastor. Nagbago pala, inipan ka pa. Sabi ko, hindi. Ano dyan ka kasi? Okay? No, ibang klase ka.
Binago mo yung isip in just one instant. Sabi ko, saan sa Bible yun? Na dapat ang pastor ng hindi mahir at kawawa? Ano sabi? Give the portion to the priest and the leaders that they might be encouraged in the Lord. Mas maganda yan sa pastor's love gift, di ba? Verse yan. Tama? Mas specific yan, tama? Letter E. Giving of first fruits causes the people to bless the Lord. Okay? Anong sabi ng Panginoon? 2 Chronicles 31:7 and 8. And in the third month, they began to lay the foundation of the heap and finished it in the seventh month. And when Hezekiah and the prison came and saw the heap, they blessed the Lord. Amen. Wow! Imagine na kapalit tayo ng property. Amen? Amen na kapalit tayo ng build up. Amen! Amen! Matutuwa mga tao! Lord, salamat mo kami. Hindi namin kaya to. Pero tinulungan mo kami na kaya namin. Amen? That is wonderful. Amen? Letter F. First fruits giving causes God to bless His people. Pag nagbigay ka ng first fruits, pagpaparayan tayo ng Diyos. Okay? Now it's God's turn to bless you. Now it's God's turn to bless me. Now it's God's turn to bless your family. Ano sabi ng 2 Chronicles 31:7, 31:10? For the Lord hath blessed His people. You give to God, the Lord will, you bless the Lord. The Lord will bless you in the turn. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Verse 20, and thus did Hezekiah throughout all Judah and brought that which is good, right, and true. Ano sabi siya? Giving is good. Giving is true. Right. Giving is true. Balintan rin natin ang alternative. Giving, not giving is bad. Not giving is wrong. Not giving is a lie. Tama? Kasinungalingan. Right. Tama? Pag nagbigay ka, it's good. Pag nagbigay ka, it's right. Pag nagbigay ka, it's a true. Pag di ka nagbibigay, you're bad. Kabalintaran ng good, bad eh. Oh. Ano kabalintaran ng right? Wrong. Anong left? Wrong! Am I right? Ang tanong, are you good? Are you right? Are you in the truth? Or are you bad, wrong, and living a lie? Amen? Shaken together. Siksik, liglig at umaapaw. Tama? Shaken together. Liliglig pa. Now listen. What if Peter stopped on just giving his tithes? Will he experience a bountiful catch? Ano sabi ko? Launch out into the deep. Tama? Anong ibig sabihin nun? Anong level mo? Hanggang tithes ka lang ba? Hanggang missions offering ka lang ba? Hindi ka ba pwede sa first books? Amen? Yes. What if Peter did not try again? What if Peter stopped? He will not experience the multitude catch of fish. Right. O paano pa huminto ka? Yung tinatamasan mo yun, yan ang kanino dati. Am I right? Amen. E buti sana kung mamamatay ka na. As I close, I have two members, no, Pastor Faras, two members. Hindi ko naging member yun. Kasi naging pastor ako, hindi na sila tumulong. So hindi ko member na matay recently. Itong isa na to, si Mrs. Lagriaga, naging member siya. Kanya lang nung magkaroon kami ng problema, naging pastor ko iniwanan. Hindi okay? Nagpatuloy. Namatay siya a month ago. Ni walang pamburol, ni walang pandibig. Nagbigay pa ako para maburol. Namatay na para pulubi. Okay? Okay. Ito naman isa si Jun Galisa, pulista. Kumita siya nung mag-retire siya ng 2 million sa kanyang ano tawag yun? Retirement benefits. So, ang iniwala mag-asawa, hindi inono ng Panginoon na masyal sa buong Pilipinas. Na masyal! In 1 year's time, ubusan 2 million. Pagkatapos mo
tapos ang tumilog, nagkasakit yung asawa. Hindi mo pa doktor. Namatay. Last Holy Week, namatay si Jude Gleason. Walang pagpulang, walang pagdilig. Mga Baptist, they end up poor. Hindi nagpatuloy. Walang church. Walang pastor. What happened? When they cried the Lord offered his gifts. And it was not well with them. Ano nangyari sa pamilya niya? Are you following? Pero yung mga nag-stay sa church naman, sila ang pinagpapala. Their prayers are being answered. Their needs are being met. Their kids are turning out well. They're having good promotions. These are true story. These are not TV. These are not drama. These are true people. How would you like to end your life? Am I right? Buti sana kung pinatay sila agad, no? Naghirap eh. Pagala-gala. Parang pulubin sa lugar. Christian. Savior, na kasama namin yun. Pangalang hindi na patuloy. Right? Is that the way you want to end your life? It's your choice. Bless or stress. Amen? Let us all stand up. Let's follow with you. Salamat po.